Pwede mo ba yun? Alright. Diba? Lahat ng tao, we want to be respected. Tama? We all want to be respected. But before we get that respect na gusto natin sa iba, dapat marunong muna tayong magbigay. Naintindihan mo natin? So I guess, bawat isa dito na camper, marunong rumespeto. Tama ba ako mali? Tama. So kung tama ako, pwede po ba sa oras na ito, usap tayo, tapatan lang. Alright? So umpisaan ko na, kanina yung drama po natin, paliwanag ko lang ng konti kasi may pinalaman sa drama natin yung mga sasabihin ko sa inyo. Kanina yung drama natin, nakita natin that the world is very beautiful. Okay? Napakaganda ng mundo. Hello! Hi! Alright, naiintindihan ko kung wala ka pang masyadong interest, makinig, siguro yung iba sa inyo antok na or pagod na, pero baka yung katabi mo willing makinig, huwag mong istorbohin. Pwede ba yun? Okay? Kasi baka gusto niyang makinig. Alright? Ngayon, kung hindi ka interesado, quiet ka na lang muna dyan sa upuan mo. Okay? Huwag tayong mag-istorbo ng iba. Pwede ba yun? Alright, going back to what I'm trying to say, no? Ang ganda ng mundo, originally, nilikha ng Panginoon yung mundo na napakaganda. Actually, wala pang problema. Hindi mo kailangan magpakapagod sa trabaho para lang may makain ka. Hindi mo kailangan nanapin yung validity mo sa ibang tao kasi alam mo kung gaano ka nakahalaga sa Panginoon. God exactly made the world like that. It's so beautiful. No? Ito ay ideal world para sa mga tao na mabuhay. Naintindihan po natin? However, everything changed because of one thing. Ano yung one thing na yun? Kasalanan. Would you agree with me na yung buhay hindi madali? Sino magsasabi na yung buhay hindi madali? Taas kamay. So the rest na hindi nagtataas, easy lang yung buhay sa inyo. Okay? Tapatan tayo. Sino dito ang merong mga problema? Yan. Okay? Sino dito? Eto lang. Tapatan tayo. Tapatan. Kasi hindi naman tayo malaking magkasama. Bukas uuwi na rin kayo. Tama? So, maybe eto yung perfect place, perfect time for you to be honest. Sino dito minsan pakiramdam mo, wala kang kinabukasan, taas kamay. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo. Basta gigising ka, gagawin ka, kain ka, gagawin mo kung ano yung mga usually mong ginagawa. Sino dito, pakiramdam nyo, yung buhay nyo parang paulit-ulit na lang. Parang walang purpose, no? Sino dito, okay, listen to this. Sino dito, kapag wala nang nakakakita sa'yo, pag hindi mo kasama yung tropa mo, pag mag-isa ka na lang, nakakaramdam ka ng sense of emptiness. Because the truth is, young people, listen to this. Because the truth is, now, that's life. Yan na yung buhay. But originally, hindi ganyan nilikha ng Panginoon yung buhay. God made everything good. God made everything very good for you and for me. Alright? Kasi minsan siguro yung iba sa inyo, kung totoo may Diyos, ba't ganito yung buhay ko? Kung totoo yung Diyos, bakit pakiramdam ko walang nagmamahal sa akin? Kung totoo yung Diyos, bakit parang wala akong kwenta? Kung totoo yung Diyos, bakit kailangan kong magpatawa ng magpatawa para may magmahal sa akin? Okay? Kung totoo yung Diyos, bakit kailangan kong pagtawanan yung sarili ko o pagpapainta nga yung sarili ko para lang matanggap ako ng mga tropa ko? Kasi pakiramdam ko, pag hindi na ako nakakatawa, alright? Pakiramdam ko, pag hindi na ako nakakatawa, wala na, hindi na nila mapansin. No? Pakiramdam
pag hindi na kumukanta nga, kasi di ba, sa panahon ngayon, pag kumakanta nga, yun yung nakakatawa. Di ba? The more na nilalakit mo yung sarili mo, the more na nilalakit mo yung iba, yun yung nakakatawa, tama? Yun na yung way of fun ngayon. Kung totoo yung Diyos, bakit ganito? Again, uulitin ko. Originally, hindi po ganyan. Because the truth is, God wants a very, very good life for you and me. Alright? Now, paano nagkaganyan? Basahin po natin itong verse na to. In John 10, verse 10. Sabi po in John 10, verse 10, that he cometh not, but that he may steal and kill and destroy. Yung tip po na tinutukoy dyan, si Satan po yan. Mga kapatid, mga hamper, si Satan po yan. Ang gawain ni Satanas, listen to this, ang gawain ni Satanas is magnakaw, pumatay, at mamuwasak. Alright? God made everything beautiful, pero si Satan, tinatry niya palagi na wasakin yung disenyo ng Panginoon. Alright? Because that's who he is. Nung dinesign ng Panginoon yung mundo, yung buhay ng maganda, anong ginawa ni Satan? Okay? Sinira niya yung disenyo ng Panginoon. Now, life is like this. Ganito na yung buhay. Alright? Let me tell you this first. Lahat po tayo, campers, listen to this. Lahat po tayo, mahal tayo ng Diyos. Lahat, as in lahat, lahat tayo, mahal tayo ng Diyos. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa ngayon, mahal ka ng Diyos. Mapababae ka, mapalalaki ka, mapabakla ka, mapatomboy ka, mahal ka ng Diyos. Alright? God's love is unconditional. Let me tell you that. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yun? Uulitin ko, mahal ka ng Diyos. Mapababae ka, mahal ka ng Panginoon. Mapalalaki ka, mahal ka ng Panginoon. Mapabakla ka, mahal ka ng Panginoon. Mapatomboy ka, mahal ka ng Panginoon. Sabihin mo ang sarili mo, mahal ako ng Panginoon. Lakasan mo, mahal ako ng Panginoon. Kapitin mo yung katabi mo, sabihin mo, mahal ka ng Panginoon. Sabihin mo, mahal ka ng Panginoon. Isa pa sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo yung sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo yung sarili mo. Because the truth is, campers, listen to me. Listen, listen. Hello? Meron akong isang malaking katotohanan na sasabihin sa inyo. Ito yung malaking katotohanan na sasabihin ko sa inyo. Lahat tayo, willing tayong magmahal ng ibang tao. Lahat. Lahat. Pero ito yung pinakamalaking katotohanan na sasabihin ko sa inyo. Okay? Pero tayo, hindi natin alam paano mahalin yung sarili natin. But let me tell you this. But let me tell you this. Uulitin ko. Sana walang kapuyan dito, no? Walang disrespect, okay? Mahal ka ng Panginoon. Hindi ko yan babawiin. Uulit-ulitin ko yan. Mapapabae ka, mapalalaki ka, mapabakla ka, mapatomboy ka, mahal ka ng Panginoon. Okay? So malinaw yan. Malinaw yan na mahal tayo ng Panginoon. So yung sinasabi ko sa inyo ngayon is not a question of love. Okay? So balik tayo dito sa verse na to. The thief cometh to steal, kill, and destroy. Dinesign ng Panginoon yung mundo na napakaganda, kaya lang si Satanas, ginawa niya lahat para sirain ang disenyo ng Panginoon. Now, before I go on, uulitin ko lang, mahal kayo ng Panginoon. Walang magbabago sa bagay na yan. Mahal ka ng Panginoon. But let me tell you this, anong original design ng mundo? God made the world. Alright? Na napakaganda, pero sinira ni Satanas. Kaya sa mundo na to, ang daming problema, pero originally, wala kang dapat problemahin. Kasi bago likhain ng Panginoon yung tao, nilikha niya
Nilikha niya yung mundo, nilikha niya yung langit, nilikha niya yung lupa, nilikha niya yung tubig, nilikha niya yung mga puno, nilikha niya yung mga hayop. Lahat ng iyan makakatulong sa tao para mabuhay. Anong makukuha sa puno? Gulay, prutas. Anong makukuha sa hayop? Karne. Alright? Bakit may hangin? Kasi kailangan natin mabuhay, tama? Nilikha yan lahat ng Panginoon. Pagkatapos yan nilikhain ng Panginoon, tsaka niya nilikha yung tao. Okay? So God provided everything. Ang kailangan lang ng tao originally is yung Diyos. Alright? At yung mga pinrovide ng Panginoon. Okay? Kaya lang, si Satan, ginamit niya yung kasalanan para sirain yung nilikha ng Panginoon. Ngayon, ano lang kailangan gawin ng tao? Magtrabaho ka ng magtrabaho. Kasi pag wala kang pera, tao ka, wala kang pera, wala kang kwenta. Tama? Minsan sa Facebook, ano yung mga nakapost? Ang totoong tao, 40,000 pesos ang sweldo. Paano yung mga walang sweldo? Hindi tao? Di ba? Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha ba tao yan? Hello! Yan na yung standard mo ng mundo kasi sinira ni Satan yung mundo. Pangalawang design na sinira ni Satan. God designed marriage. Hello! Dinisenyo ng Panginoon yung babae, yung lalaki magpapakasal. Alright? Pero anong ginawa ni Satan? Okay? He steal, kill, and destroy. Ngayon, sa panahon ngayon, pag nabuntis kayo na yun. Okay? Sa panahon ngayon, wala nang konti na lang yung babae at lalaki na nagpapakasal. Naintindihan po natin, pero originally, ang disenyo ng Panginoon, si babae, liligawan ni lalaki, si lalaki manliligaw kay babae, kasi si lalaki, dapat responsable. Kasi nilikha ng Panginoon yung lalaki na responsable. Pero tignan mo yung katabi mong lalaki ngayon, mukhang bang responsable yan? Ang mga lalaki ngayon, parang puro ML na lang ng ML. Yes, Alex. Alright? Yung mga babae, nilikha ng Panginoon para lang sa isang lalaki. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, si babae, ipe-preserve niya yung sarili niya para pag dumating si right man, ibibigay niya yung sarili niya ng buong-buo. Yan yung disenyo ng Panginoon. Kaya lang, yung mga babae na yun, hindi ko nila alam. Hindi ko nila alam. Alright? Yung mga babae ngayon, kaldag ng kaldag. Kaldag girl. Again, hindi ko nila lahat. Patuulitin ko, mahal ka ng Panginoon. Kaya lang bakit nagkaganyan? Ninakaw ka ng Diyos, ninakaw ka ni Satan sa Panginoon. Sinisira ni Satan yung disenyo ng Diyos sa buhay mo. Tingnan nyo, kapag ang lalaki babae nagsama lang kasi nabuntis si babae, most of the time, anong nangyayari? Iiwan ni lalaki si babae, single parent, masisira ang pamilya. Naintindihan po natin? Ganyan yung nangyayari. Okay? Originally, dinesign ng Panginoon yung kasal na walang pwedeng maghiwalay. Hindi pwedeng maghiwalayin. Pero sa panahon ngayon, ano na? Merong divorce, merong annulment. Hindi yung design ng Panginoon. Design yan ng tao, okay, para i-justify yung kasalanan nila. I-justify yung kalokohan nila. Alright? But, listen to this. Sa kabila ng yan, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Hindi yan nagbabago. Okay? Now, next design. Anong disenyo ng Panginoon? In God's original design, listen to this. In God's original design, ang disenyo lang ng Panginoon sa tao,
Don't get me wrong if I say this. Una sa lahat, sinasabi ko sa inyo, mahal ka ng Panginoon. Alright? Ang original design ng Panginoon sa tao, babae at lalaki lang. Yan ang original design ng Panginoon sa tao. Alright? Don't get me wrong. Listen to this. Alright? Ulitin ko. Mahal ka ng Panginoon. Mapababae ka, mapalalaki ka, mapabakla ka, mapatomboy ka, mahal ka ng Panginoon. But here's the challenge. Here's the challenge. Okay? Kung ikaw, mahal mo ang Panginoon, bumalik ka sa disenyo ng Diyos. It's not a question of love. Huwag yung isipin na hindi kayo mahal ng Panginoon. Una sa lahat, mahal ka ng Lord. Kung bakit nagkaroon ng bakla, kung bakit nagkaroon ng tomboy, bakit nagkaroon ng LGBTQ, at kung ano-ano pa. This is not an attack. Listen to me. So, dun sa mga kaibigan namin na nandito ngayon. Okay? Just listen to me by heart. Okay? Just listen to me by heart. This is not an attack. Nirerespeto namin kayo, minamahal namin kayo. Hindi namin sinasabi para magtawanan kayo. Huwag kayong papalakpak kung pinag-uusapan namin bakla, tomboy, or LGBTQ. Hindi po sila katatawanan. Sila po ay mga totoong tao, maayos na tao, mararangal na tao. But let me tell you this. Kasi mga kabataan ngayon, pagpakiram ng nila, nilalain yung ibang tao, tuwan-tuwa, pag sila nilain, wala na. Hello? Okay? So it's not a question of love. Doon sa mga kaibigan namin LGBT, mahal kayo ng Panginoon. And let me tell you this, seriously, itong camp na to, mahal kayo. Okay? But let me tell you this. In God's original design, pag-usapan natin yung disenyo ng Panginoon. In God's original design, ang dinisenyo niya lang, babae at lalaki. Now, kung sinasabi mo na nirerespeto mo ang Panginoon at mahal mo ang Panginoon, babalik ka sa original design ng Lord. Kasi yung pinamumuhay mo ngayon, disenyo yan ng mundo. Disenyo yan ng mundo. Sa mundong to, okay lang makipaghiwalay, okay lang sirain mo yung buhay ng mga anak mo. Sa mundong to, okay lang sirain mo kung sino ka, kung ano ka talaga. Alright? Pwede kang magpatuloy sa disenyo na yan. Walang pumipigil sa'yo. Pwede kang magpatuloy sa disenyo na yan. Alright? Pero, ang sinasabi ko sa'yo, sobrang mahal ka ng Panginoon. Alright? Kaya kailangan mong malaman yung katotohanan. This is not a question of love. Kasi mahal ka ng Diyos. This is a question of design. Kung mahal mo talaga yung Diyos, anong disenyo ang pipiliin mo? Mananatili ka ba sa disenyo na dinikta sa'yo ng mundo? O babalik ka sa disenyo ng Diyos? Bakit? Bakit? Ituloy natin yung verse. Sabi dito, I came. Yung I came dyan, si Jesus Christ yung tinutukoy dyan. I came that they may have life and have it abundantly. Binigay ni Jesus Christ yung buhay niya para sa atin, para magkaroon tayo ng way para bumalik sa Diyos. Kasi let me tell you this, malayo po tayo sa Panginoon. At kapag malayo ka sa Panginoon, walang sense ang buhay. Gagawin mo lang ng gagawin kung anong masaya para sa'yo. Tapos pagkatapos nun, wala na. Walang purpose, walang future, walang totoong saya, walang totoong peace. Naintindihan po natin, kasi mararanasan mo lang yung totoong halaga ng buhay mo kapag bumalik ka sa Diyos. And itong sinasabi ko sa inyo, Campers, listen to me. Itong sinasabi ko sa inyo, hindi po ito sa pilitan. Alam mo,
mangyayari sa buhay mo. Kung magiging totoo ka lang, kung magiging honest ka lang, listen to this, picture it out, imagine this, imagine this. Isipin mo walang ibang tao dito, ikaw lang. Walang ibang tao dito, ikaw lang. Kung magiging honest ka lang, alam mo sa sarili mo na parang may mali sa buhay mo, na parang may kulang sa buhay mo, ayaw mo lang aminin. Bakit? Kasi nakasanayan mo na yung buhay mo na pinamamuhay ngayon. Wala ka nang magawa, yan na yung buhay mo. Wala ka namang ibang alam gawin, yan lang. Mabuhay sa kung anong buhay mo ngayon. Naintindihan po natin, pero si Kristo, inoper niya yung sarili niya para sa'yo. Para magkaroon ka ng ibang direksyon. Basahin natin yung second verse natin. In 2 Corinthians 5, verse 17, it says then, wherefore, if anyone is in Christ, he is a new creature, the old things are passed away, behold, they are become new. Kung ikaw, makikipag-isa ka kay Kristo, or nakipag-isa ka kay Kristo, ikaw ay papaguhin ni Kristo. Mawawala ang dati mong buhay, papalitan niya ng bago. Ngayon, sa verse na yan, may tatlong letter B sa verse na yan. Yung unang B, believe. Sabihin nyo nga, believe. Believe. Now, yung salitang believe, okay? Anyone who belongs to Christ. Yung salitang believe, action word po yan. It's not just an idea. Okay? Hindi lang to idea. Yung salitang believe, action word yan. Pag sinabi natin, maniniwala ka. Okay? Ibig sabihin, magiging willing ka na isumo sa Diyos yung dati mong buhay. Magiging willing ka na isumo sa Diyos yung dati mong pagkatao. Naintindihan po natin, yan yung ibig sabihin ng believe. Meron lang ikukwento sa inyo, meron isang lalaki, nagpagupit po siya ng tuhod. Alright? Ngayon, habang nagpagupit siya ng tuhod, sabi niya dun sa barbero niya, alam mo, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi niya. Tapos, sabi ng barbero niya, bakit naman sir, ba't di ka naniniwala sa Diyos? Kasi, kung totoong may Diyos, dapat wala ng paghihirap, dapat wala ng lungkot, dapat wala ng nasasaktan. Pero, kung titingin ka sa paligid mo, ang daming tao malungkot, ang daming tao parang nasasaktan, sugatan, nahihirapan. So ako, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi nung nagpapatupi. Ngayon, maya-maya, sabi nung barbero, kasi tahimik lang yung barbero habang nakukwenta yung pinugupitan niya. Sabi nung barbero, alam mo sir, hindi ako naniniwala sa barbero. Sabi niya. Sabi nung pinugupitan niya, bakit naman? Eh, barbero ka nga. So, ibig sabihin, may totoo yung barbero? Hindi, sir! Sabi niya, hindi ako naniniwala sa barbero. Alam mo, sir, kung bakit? Kasi, kung totoong may barbero, okay, dapat wala nang mahaba yung buhok, dapat wala nang pakit yung buhok nila, at hindi maayos yung buhok nila. Kaya lang, pag tumingin ka sa labas, pag tumingin ka sa paligid, ang daming tao, papangit ng buhok, hindi maayos ang haba ng buhok nila. So, hindi totoo kung may barbero. Sabi ng customer niya, kaya lang naman ganyan yung buhok nila, kasi hindi sila lumalapit sa'yo. Tapos sabi ng barbero sa kanya, sir, ganun din. Kaya ganyan yung buhay ng mga tao, sira, nasasaktan, kailangan magtago. Okay? Kailangan mag-suffer kasi hindi sila lumalapit sa Diyos. Kapag malayo talaga yung buhay mo sa Panginoon, hindi mo ma-enjoy yung totoong meaning ng buhay. Kaya maniwala ka sa Panginoon. Makipag-isa ka sa Panginoon. Bakit? Kasi kapag nakipag-isa ka sa Panginoon, you will become a new creature. Yung next B natin, become. Kapag nakipag-isa ka sa Panginoon, okay? Kapag kaisa ka na ng Diyos, babaguhin niya kung sino ka ngayon. Bakit? Kasi yung pagbabalik mo sa Panginoon, babalik ka sa totoong disenyo ng Diyos. Alam mo, kaya mo nararamdaman yung
disenyo ng buhay mo ngayon sa mga babae, listen to this. Kaya pakiramdam mo, kailangan mo magpaganda ng magpaganda. Kailangan mo magpalaki ng suso. Kailangan mo magpalaki ng puwet. I don't know, ha? Kung ano yung standard ng ganda sa mga babae ngayon. Kailangan mo magpakita ng cleavage. Kailangan mo magsuot ng pec short. Di ba yung talaga tawag doon? Okay? Kailangan mo ipakita yung legs mo kasi pakiramdam mo, possible ha, pakiramdam mo, walang tao pumapansin sa'yo. Hindi nila nakikita yung totoo mong ganda. Kaya kailangan i-expose mo yung sarili mo. Sinasabi nila, passion lang, passion lang, passion lang. Kung ganyan yung passion ngayon, paano kaya yung passion sa mga susunod na taon? Siguro wala nang damit. Tapos tatawagin passion. Naintindihan natin, yung tipong buhok na lang yung tatakip sa'yo. No? Siguro kailangan pakapalin mo yung buhok para matakpan. Ganun siguro yung magiging passion. Siguro naman nagigets niyo yung ibig kong sabihin. No? Sa mga lalaki, bakit pakiramdam mo kailangan mo ng madaming babae para maramdaman mong guwapo ka? Para maramdaman mong totoong lalaki ka? Naintindihan po natin, kapag nakipag-isa ka sa Diyos, listen to this, kapag nakipag-isa ka sa Diyos, babalik ka sa totoo niyang disenyo. Madali ba yun? Hindi yun madali. Hindi yun madali. Pero let me tell you this. Let me tell you this. Ang Diyos, kapag nakipag-isa ka sa Kanya, babaguhin ka niya by love, not by force. Kasi, pag nagbago ka by love, nung nakipag-isa kay Kristo, minahal mo ang Diyos, and automatically, mahal ka naman talaga ng Diyos. Dahil mahal niyo yung isa't isa, sino dito yung nakaranas na talaga ng totoong pagmamahal? Meron ba? Di ba kapag totoong mahal mo yung isang tao, gagawin mo lahat para sa Kanya? Naintindihan mo natin? Kapag nakipag-isa ka kay Kristo, kapag minahal mo talaga siya ng totoo, at mahal na mahal ka talaga ng Diyos ng totoo, gugustuhin mong magbago. Kasi pinabago ng Diyos yung puso mo. Yung nakasanayan mong buhay, the more na sinusuko mo sa Diyos, the more na pinabago niya yung puso mo. Kaya magiging new person ka. Hindi mo kailangan, sa mga bakla, sa mga tomboy, sa mga babae, sa mga lalaki, hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo. Bakit? Kasi mararamdaman mo na gusto mo talagang magbago dahil merong totoong pagmamahal between you and God. Yan yung totoo. Kasi hindi natin kayang magbago mag-isa. At kapag nagbago ka, ito yung mangyayari. Last, behave. Behave. The old life is gone, the new life has begun. Okay? Magbabago kung paano ka makikitungo sa tao. Magbabago ka kung anong klaseng tao ka. Meron akong kwento sa inyo, dito ako magtatapos. Dito ako magtatapos ang kwento na to. Merong dalawang bansa, itong kwento-kwento lang to ha. Merong dalawang bansa, sabihin na lang natin si Country A. Si Country A, yung country nila ang dumi-dumi. Okay? Puro basura sa kanila. Tapos si Country B, puro magaganda sa bansa nila. Magaganda, matagamang prutas, gulay, mga masasarap na pagkain. Ngayon, isang umaga, listen to this, campers, dito na ako matatapos, isang umaga, si Country B, okay, nagising sila na ang dami-daming basura sa lugar nila. Ang dami-daming basura. Okay? So alam na nila agad kung kanino galing yon. Okay? Doon kay Country A. Siyempre, ikaw, halimbawa, sample na lang, bigla-bigla pagising mo sa umaga, nakatambang yung basura sa bahay ninyo galing sa bahay ng ibang tao, ano maraming naman mo, magagalit ka, tama? Hindi ka matutuwa. Pero, si Country B, ito yung ginawa niya. Hindi siya gumante. Ay, actually, gumante siya. Kinakumagahan, nagising yung Country A na puro basura, yung basura nila, okay? Pagkagising nila sa umaga, ang daming matatabang prutas, ang daming matatabang gulay, ang daming magagandang bahay,
sa bansa nila. Alam na agad nila kung kanino galing. Doon kay Country B. Anong ibig sabihin ng kwento na to? Kung anong meron ka, yun lang yung kaya mong ibigay sa iba. Kung bakit yung ugali mo, kung sila yung buhay mo, kung ang baho ng ugali mo, yun lang din yung kaya mong ibigay sa iba. Naintindihan po natin, kung namemerwisyo ka ng iba, listen to this, kung namemerwisyo ka ng iba, ibig sabihin yung buhay mo perwisyo. Kasi yun lang yung meron ka. Alright? Kung nananakit ka ng iba, kung nang-aabala ka ng iba, alright? Kung nang-trip ka ng ibang tao, ibig sabihin yung buhay mo, trip-trip lang din. Kung ano lang yung meron ka, yun lang yung kaya mong ibigay. Pero kung ikaw yung tao na binibigay mo respeto, paggalang, pag-unawa, ibig sabihin, yun kang klaseng tao. Naintindihan po natin, ngayon, kapag nakipag-isa ka kay Kristo, yung buhay mo, babaguhin niya. Yung dating basura, pag-aantay niya. Now, campers, okay? I don't know what kind of life you have right now. Hindi ko alam. Actually, yung iba sa inyo, familiar na yung mukha ninyo sa amin. Alam niyo bakit? Kasi pabalik-balik na kayo dito eh. I do believe you already hear the same message. Okay? Paulit-ulit na itong mensahe na ito sa inyo, sa totoo lang. Okay? Pero dun sa mga first-timer, naniniwala kami na hindi aksidente kung bakit ka nandito. Hindi ko alam kung ano yung totoong naging rason mo bakit pumunta ka dito sa camp. Ang haba-haba ng bayahe. Siguro yung iba sa inyo, gusto nyo lang ng adventure, no? Gusto nyo lang mag-travel-travel, or maybe yung iba sa inyo, gusto nyo makalimot, meron kayong pinagdadaanan sa lugar ninyo. Gusto nyo munang magpahinga sa mga problema. I don't know kung anong rason mo. But no matter what, naniniwala ako na nakikita ng Diyos kung ano yung totoong pangangailangan. Nakikita ng Diyos kung ano yung totoong laman ng puso mo. Kaya mo yung itago sa iba. Alright? Kaya mo yung itago sa iba. Sa totoo lang. Siguro meron dito mga babae, gusto nyo lang magbago. Siguro dito meron mga babae dito, no? Alam niyo sa sarili niyo na, halimbawa, nasa isang relasyon kayo, tapos yung relasyon niyo hindi healthy, gusto mo nang umalis, pero hindi mo lang magawa kasi hindi mo alam kung paano gagawin. Meron dito siguro mga lalaki, gusto mo na rin magbago, pero hindi mo alam kung anong gagawin. Meron dito siguro mga bakla, gusto mo na talaga magbago, pero hindi mo alam kung anong gagawin. Meron dito siguro mga tomboy, gusto mo na magbago, pero hindi mo alam gagawin. Kasi hindi mo alam kung anong kinabukasan na harapin mo pag wala na yung iba mong tropa. Naintindihan po natin? Kasi yan lang yung buhay na alam mo, yan na yung buhay na kasanayan mo eh. Pero let me tell you this. First-timers, dun sa mga first-timer dito sa kama, kapag binigay mo yung buhay mo sa Diyos, if you will truly and sincerely believe, yung sasabihin mo, Panginoon, susuko na ako. Alam ko, lahat tayo fighter. Pero alam mo, sometimes, sa totoo lang, nakakapagod lumabat ang lumabat kasi hindi mo alam kung kailan ka mananalo. Hello? Pero alam mo, ano sabi ng Bible, si Jesus is already victorious. Kaya kung magiging sincere ka lang and seryoso ka lang, magiging totoo ka ngayong gabi, na Lord, sa totoo lang, hindi ko talaga maayos yung buhay ko. Lord, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong magiging kinabukasan meron ako. Okay? Lord, sa totoo lang, gusto ko ng taong magmamahal sa akin ng totoo. Gusto ko ng taong tatanggap sa akin ng totoo. Pero parang sa ngayon, parang wala eh. Ito lang yung meron ako. Pero pag bumalik ka sa Diyos, bumalik ka sa disenyo ng Diyos, hindi agad-agad magbabago lahat. Pero let me tell you this, gagabayan ka ng Panginoon at ipapakita niya sa iyo yung way out
sa buong sa current na life mo ngayon and bibigyan ka niya ng panibagong way sa buhay. Now, campers, the decision is yours. Doon naman sa mga hindi na first-timer, actually, all the time na kayo dito, here's my prayer to you. I know you already, yung iba sa inyo, nung inimbitahan kayo, sinong tatanggap kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, you already raised your hand, pero sa totoo lang, sa kabilang yan, wala naman talaga totoong pagbabago. Pagtapos ng camp na to, pagbalik nyo sa lugar ninyo, ganyan pa rin kayo. Let me tell you this. Sana may gawin ang Diyos sa buhay ninyo. Sana may pangyarihin ang Diyos sa buhay ninyo na wala na kayong ibang option kundi sumuko sa Panginoon at bumalik sa Diyos. Kung dumating yung panahon, i-allow ng Diyos na iwan kayo ng lahat ng tao sa buhay nyo, so be it, bumalik ka lang sa Panginoon. Kung dumating yung panahon na i-allow ng Panginoon sa buhay mo dun sa mga second timer or dun sa mga all the time na dito na palagi na lang nandito hearing the same message pero walang pagbabago, kung i-allow ng Panginoon na may mangyari sa buhay mo, alright, na sobrang malulugmok ka at hindi mo na alam kung sinong pupuntahan mo, so be it, kung yan lang yung makakapagpabalik sa'yo sa buhay mo, so be it. Hindi namin pinipilit yung pagbabago sa inyo. But you know what? We believe that God wants you to go back to the life that He originally planned for you. Kasi nung yung buhay mo nasa kamay mo, hindi mo rin alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Pero kung yung buhay mo na yan, isusuko mo sa Diyos, alam na alam ng Diyos kung paano niya ibibigay yung buhay sa'yo na minsan hindi mo inimagine. You know what? 2007, camper lang din po ako. That was X-Men camp. Alright? Then I hear this message. And kagaya nyo, nakaupo lang din ako dyan. Alam ko, hindi nyo ako masyadong kilala. Alam ko, wala kayong masyadong pakialam sa buhay mo. Buhay ko to, buhay ngayon. But let me just tell you this. Okay? Kagaya nyo lang din ako camper, 2007. And I hear the same message. And I'm here for the same reason that time. Bakit? Kasi wala naman akong masyadong ginagawa sa buhay ko. Wala naman akong masyadong plan sa buhay ko. Punta na lang ako ng camp. Panganay po ko sa 7 magkakapatid. So the pressure is on me. Alright? The pressure is on me. Pero you know what? Nang marinig ko yung mensahe na mahal ako ng Diyos, na kaya niyang baguhin yung buhay ko, nag-desisyon ako na totoong tanggapin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas sa buhay ko. Okay? And the rest of the story is history. And now, here I am, pastors, na naging pastor and now, saying the same message sa mga camper na katulad nyo. Hindi ko pinlano maging pastor, hindi ko alam na pwede akong maging pastor na magiging ganito yung buhay ko, pero simula nung binigay ko yung buhay ko sa Panginoon, tinuro niya sa akin kung ano yung mga dapat kong isuko. Tinuro niya sa akin kung ano yung mga dapat kong talimuran. Yes, along the way, nawalan ako ng mga kaibigan. Kasi hindi na kami parehas eh. Yung mga porn na nai-enjoy nila, yung pagma-masturbate, yung sex na nai-enjoy nila, hindi ko na nai-enjoy. Kasi binago ng Panginoon yung puso ko. Yes, nawalan ako ng mga kaibigan. Nawalan ako ng mga tropa na akala ko dikit na dikit talaga kami. Na matutuwa sila pag nagbago ako. Pero hindi pala. But you know what? Yes, sa una masakit. But you know what happened? God gave me new friends. Na tinulungan akong totoong magbago kasi hindi ko kayang magbago mag-isa. It can happen to you. It can happen to you. Now, I don't need your palakpak or what. Kung totoong nakikinig ka, kung totoong may tama sa'yo, etong mga narinig mo, sana magbulay-bulayan mo talaga sa puso mo, sana isipin mo talaga, kasi buhay mo to. Hindi pwedeng ibang tao ang mag-design sa buhay mo. O baka may buhay kang ginagaya ng iba, o ginagaya mo yung buhay ng iba, pero ang totoo ay ikaw lang makakapag-desisyon sa buhay mo.
Now, sa oras na to, can you close your eyes? Bow down your hands. Sige po, sa bawat isa, pwede ba sa oras na to, pikit mo yung mata mo, yuko mo yung ulo mo? Isipin mo lang, anong buhay meron ka after 5 years? Kung magpapatuloy ka sa buhay na yan na meron ka, ano kayang kinabukasan mo? At sa oras na to, sa kabila ng lahat ng narinig mo, I don't know. Kasi yung iba sa inyo kanina, ingay lang ng ingay, tawa lang ng tawa, sigaw lang ng sigaw. May iba pumapalakpak, glory to God, siguro may nare-realize ka talaga. Pero isipin mo talaga, anong klaseng buhay meron ka? At anong klaseng buhay yung pwede kang magkaroon kung magpapatuloy ka dyan or kapag isusuko mo yung buhay mo sa Panginoon? Before tayo mag-pray, gusto kong panoorin niyo muna yung karoon mo ng drama na. If you are willing to do that, pwede mo bang itaas yung kamay mo as a sign of surrender? Yes. Taas mo yung kamay mo. Kung hindi ka totoo, ito ha, ayoko mag-plastikan tayo. Ayoko magpakitang tao lang tayo sa isa't isa. Again, hindi po ito sa pilitan. Buhay mo yan. Ikaw may karapatan mag-decision sa buhay mo. Kapag tinaas mo yung kamay mo na yan, ibig sabihin, totoo. Willing kang sumuko sa Diyos. Willing ka na ibigay yung buhay mo sa Panginoon simula ngayon. Alam mo ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, pagbabago. Hindi ito yung pagtaas mo ng kamay kasi babastusin mo lang yung Diyos sa ginagawa mo. Alright? Ngayon, kung totoo na gusto mong makipag-isa kay Kristo, kung totoo na gusto mo siyang tanggapin sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, at willing ka na hayaan siya na baguhin yung puso mo, baguhin yung pagtingin mo sa buhay, baguhin yung pag-iisip mo, baguhin yung pagtingin mo sa ibang tao, or baguhin yung pagtingin mo sa mismong buhay mo, baguhin yung pagtingin mo sa sarili mo, okay? Sumuko ka sa kanya, itaas mo yung kamay mo. Meron po ba yung totoo? Kung totoo ka, pwede ka ba tumayo? Yes. Panindigan mo yung pagtaas mo ng kamay. Alam mo, sa mga kabataan ngayon, mahalaga yung salitang patunayan mo nga. Kasi ang daling magsabi, okay, ang daling magsabi ng mahal, ang daling magsabi na ganito, pero patunayan mo. Oo, marami akong problema. Oo, kabilang ako dun sa mga kabataan na nasira yung pamilya. Pero Lord God, ayokong mangyari sa buhay ko yung nangyari sa buhay ng nanay at tatay ko. Pero hindi ko alam kung paano ako makakatakas doon. Lord, sinusuko ko yung buhay ko sa'yo. Bigyan mo ako ng way. Pakiramdam ko, Lord, nakakulong ako. Pakiramdam ko, Lord, na nakakadena ako. Hindi ko alam kung ano yung susi para makawala sa buhay na to. Lord, parang paulit-ulit na lang. Yan yung ibig mong sabihin nang tumatayo ka ngayon. Sa pagtayo mo ngayon, yan yung ibig mong sabihin. And I hope na kayong lahat na nakatayo ngayon, totoo kayo sa desisyon na gagawin nito. Habang nakatayo ka, this time I want you to close your eyes. Bow down your head. Dun sa mga nakaupo, dalawang bagay, ba't ka nakaupo? Siguro tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw yan, tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, pwede mo ba akong tulungan pag-pray itong mga bagong mananampalataya na ito na tumatayo ngayon? Tulungan mo ako ipag-pray sila. Yes. Ngayon, pangalawa, kung bakit hindi ka tatayo, siguro hindi ka pa rin tanggapin si Kristo sa buhay mo ngayon. That's alright. Pero pwede ba tahimik ka muna? Or kung makita mo yung kaibigan mo, yung tropa mo na tumayo, pwede ba huwag mo laitin yung desisyon niya? Pwede ba maging masaya ka para sa desisyon niya? Pwede po ba yun? Tapos tahimik ka lang muna. Habang nakapikit ka, habang nakayubo ka,
Yung pagtayo mo pa lang, sinasabi mo na, Lord, naniniwala ako at nananampalataya ako sa inyo. Pero kailangan yung pananampalataya na yan, i-express mo yan. I-express mo yan sa pamamagitan ng manalangin. Now, mananalangin ako. Ang tawag po dito ay sinner's prayer. Itong panalangin na to ay panalangin ng pagsuko sa Panginoon. So habang mananalangin ako, pwede ba na sambitin mo yung mga salita na sasabihin ko? Pero huwag mong isipin gumagaya ka lang. Huwag mong isipin gumagaya ka lang. Ang isipin mo, kinakausap mo ang Panginoon ng kayong dalawa lang. At sinasabi mo, ino-open mo yung puso mo sa Kanya. Sige po, pumikit ka, yumuko ka. Sabayan mo itong panalangin na ito. Yes, pikit ka, yumuko ka. Huwag mo inilat yung mata mo, pikit ka lang, yumuko ka. Hanapin mo yung comfort ng Panginoon right now sa pagpikit mo. Damhin mo right now na naiyayakap ka ng Lord right now because natutuwa ang Panginoon sa desisyon na ginagawa mo. Sabayan mo itong panalangin na ito. Dakilang Diyos. Sige po, lakasan mo. Sampitin mo ng malakas ng buong puso. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na nalaman ko na ako'y mahal mo. Salamat, Panginoon, sa sakripisyo mo para sa akin. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Pangunahan mo ang buhay ko. Pagharian mo ang buhay ko. Baguhin mo ang buhay ko. At pangunahan mo ako. Gusto ko yung bagong buhay na magkagaling sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manatili kang nakatayo. Manatili kang nakatayo. Pwede po ba sa oras na to, lahat ng nakatayo at sumunod sa panalangin, pwede ba kayo mag-imbitahan sa harapan? Yes, please. Punta ka dito sa harapan. Huwag kang mahiya. That's alright. Gusto ko lang na ipanalangin ka naman. Salamat po, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Lord, it's all of you, Panginoon. Ikaw ang may gawa nito, Panginoon. Sapagkat, Lord God, mahal mo kami. Mahal mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord God, nakikita mo ngayon yung mga anak mo na tumanggap sa iyo bilang Panginoon na nagpagligtas, Panginoon. And glory to you, Lord God, na ginawa niya itong decision na ito, Panginoon. Inaanan mo, Lord God, yung decision na ginawa nila, Panginoon. Lord God, protection mo yung puso nila, Panginoon. Protection mo yung isipan nila, Panginoon. Lord, Satan, Panginoon, will do everything in his power, Lord God, para masakin yung decision na ito, Panginoon. Pero dalangin mo, Panginoon, na yung kapangyarihan mo yung bumalot sa mga kabataan na ito, Panginoon. Lord God, palawakin mo yung pagtingin nila sa buhay, Panginoon. At makita ka nila yung ginagawa mo sa buhay nila, yung kapangyarihan mo sa buhay nila, Panginoon. At sa ganun, manalili sila, Panginoon, matatag na nangyaroon palataya sa inyo, Panginoon. Lord, hindi ko alam kung anong klaseng buhay meron mga kabataan na ito, Panginoon. Pero dalangin ko, Panginoon, ayusin mo yung buhay nila ng lubusan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, kung ano, Panginoon, yung mga problema, Lord God, na kinakaharap nila, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, solusyonan mo ito, Panginoon. Lord God, dalangin ko, Panginoon, kung meron dito na molestya, Panginoon, meron masaklan na nakaraan, meron silang pamilya, Panginoon, meron silang buhay, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, ikaw po yung mag-ayos ng lahat ng ito, Panginoon. Dalangin ko na ipakita mo sa kanila, Panginoon, kung paano magbago. Dalangin ko, Panginoon, lahat ang sinusuko nila ngayon, Panginoon, purahin mo. Lord God, purahin mo. At ikaw, Panginoon, ang magbigay ng bagong simula sa kanila, Panginoon. Lord God, matatapos itong session na ito ngayong gabi, Panginoon. Babalik sila sa mga dormitories nila mamaya, Panginoon. Matutulog sila. Makikipag-usap sila sa mga kaibigan nila, makikipag-ulitan sila, Panginoon. Pero dalangin ko, kung ano yung desisyon na ginawa nila ngayon, Panginoon, naging matibay sa kanilang puso, Lord God, na hindi nila
tatalikuran o hindi nila makakalimutan, Panginoon. And bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas, ng tamang para magpatuloy sa pananampalataya nito at sa pagbabago nito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin, Lord. Huwag na kayong babalik sa upuan ninyo, yung mga nakatayo. Just stay standing. And then ready for your turn.